Hello mga kakusina! Hello mga kakusina! Na-miss nyo ba si RM? Hello mga kakusina! Hello mga kakusina! Welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito po ang kusina ni Nenoy. Napanood nyo yung mga nakarang videos natin doon sa trip natin to General Santos. Thank you so much! At sa mga hindi pa nakakapanood, I encourage you to watch the videos kasi magaganda po yung lugar na napuntahan namin sa General Santos, sa Sarangani, at sa South Cotabato. Now, syempre, hindi naman natin papalagpasin yung trip na yon without making sure na kung ano po yung pagkain sa General Santos or kung ano yung specialty na food sa General Santos ay mailuluto natin dito sa kusina or dito sa Manila. So, before kami umuwi, nakabili na ako ng mga isda from General Santos kasi meron doon designated na bilihan mismo ng mga pasalubong from General Santos. Nabili ako ng tuna belly, yung cubes na tuna na pang kilawin, salmon belly, at meron din pinauwi ang aking tita na blue marlin. So, for today, ang lulutuin natin ay yung kilawing tuna. At lalagyan natin ito ng twist, maglalagay tayo ng salted egg. And then, yung blue marlin, we shall call that buttered blue marlin in garlic and herbs. Okay, so without further ado, pwede na tayo magluto. At kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel na to, please do not forget to subscribe to this channel and click on that tiny bell na rin para notified ka. Do not forget to hit like na rin kung nagustuhan mo ang video na to. And I would like to know your thoughts about the dish na lulutuin natin for today by putting all your comments below. Kung meron kang tips, recommendations, and ideas, at kung meron kang request, comment lang kayo. Okay? So, tara, luto na tayo. For the ingredients of tuna with salted egg, tuna, cucumber, salted egg, siling labuyo at siling haba, 1 cup vinegar, ginger, onions, salt, and konting pepper. And for the ingredients of buttered blue marlin, we have blue marlin fillet, butter, 1 tablespoon oil, 4 cloves of garlic, at ang herbs, which is thyme and rosemary. Unahin muna natin gawin itong kilawing tuna with salted egg. So, on a separate bowl, paghahaluin lang natin ito ating 1 cup vinegar. At itong siling labuyo at siling haba. So, ang ginamit ko dito, 2 piraso ng siling labuyo at 1 piraso ng siling haba. Kaya ko ito hinahalo na agad para yung anghang niya ay mapunta na sa suka. Para pag hinalo ko mamaya sa tuna, ay yung anghang niya ay nandoon. So, maglalagay lang ng konting salt. Konti lang yung ilalagay ko kasi pag hinalo na natin yung salted egg, mapapaalat pa siya. Kaya konti lang muna. And then, set this one aside. Ito na yung ating tuna na nabili ko na ng cube. Okay. I will just add this cucumber. At itong 2 pirasong salted egg. By the way, tinurog ko na yung salted egg ha. Para naman ma-distribute evenly yung kanyang lasa. And then, add ko na itong ginger. At itong onions. So, that easy. Makakagawa ka na ng kilawing tuna with salted egg. Okay? And then, last ko nang ihahalo itong vinegar na may sili. And then, one last mix para maging even yung timpla niya. Once well mixed na ang inyong tuna kilawin with salted egg, you can put this inside the refrigerator for about 30 minutes para lumamig ng konti. Makakadagdag yon sa sarap kasi itong cucumber masarap to na medyo malamig eh. Very refreshing kapag kinain.
So, there you go. This is our tuna kilawin with salted egg. So, lagay ko lang muna to sa ref. Okay, so habang pinapalamig natin yung tuna kilawin with salted egg, maglagay lang ako ng 1 tablespoon of oil sa pan para dito sa ating blue marlin. And then, itong 2 tablespoons of butter. Yan. And then, ilalagay ko na itong garlic para habang naluluto itong butter, ay naluluto na rin ang ating garlic. This is very simple dish. So, antayin lang natin maluto ng konti itong garlic before we put this blue marlin. So, kapag ka well-mixed na itong inyong butter, oil, and garlic, you can now put the blue marlin. Yan. Gigit na ako lang itong garlic. Lagyan muna natin ang ating blue marlin meat with salt and pepper. Then maglagay lang ako ng rosemary. Yan, dito ko na lang siya sa paligid. Okay. And thyme. Ang importante lang naman dito, masama siya dun sa flavor ng oil and butter. So, hindi mo naman kailangan na ibudbud talaga siya sa meat. But if you want, you can do that. So, pwede rin tayo mag-add, if you want, ng konting basil. Kasi this is fresh basil eh. So, masarap siya sa amoy. I will just wait until maluto na yung tang side. Silipin natin. Ayun. Depende sa iyo ha, but I want this one well cooked. So, kayo medyo parang may bakas pa ng pagka sunog ng konti or toasted. Okay. Flavor ng ating mga herbs and spices ay ma-absorb talaga ng meat. Babaliktarin ko na muna yung isang side para I can also season it with salt. Add some pepper. Ayan. So, if you can remember, nung nagpunta tayo ng Ilocos, ang niluto natin ay yung pinakbet ng Ilocos. This one naman, hindi natin pwedeng palagpasin na makapagluto ng specialty or product ng General Santos since we went there recently. Ano? So, you can imagine yung mga iba't ibang flavors na nandyan sa meat na yan because of those herbs and spices. At least a minute of this and then we're done with our buttered blue marlin in garlic and herbs. At ito na po ang ating buttered blue marlin in garlic and herbs at ang kilawing tuna with salted egg. Happy cooking!